Good morning and welcome back po dito sa ating lecture room. And yes, meron po tayong good news. Ito po yung mainit na talakayan about sa amnesty. Ano ba itong amnesty na ito? Ito po yung batas na nagbibigay ng amnestia sa real property tax or yung amilyar, no? At yan po ating pag-usapan at tatalakayin after this very short intro. Maiksi lang po ito. Promise, huwag po kayong mawala. Okay po. So, ang pag-usapan po natin itong batas na itong Republic Act number 12001, no? Dated June 13, 2024. Ito pong Republic Act number 12001, ang pangalan po nito, yung short name po nito, is Real Property Valuation and Assessment Reform Act na pinasa po ng Congress at pinirmahan na rin po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. And in fact, ito sa yung mga isa sa mga priority bills, no, na certified as urgent niya. Alam po natin yan. At ito nga, nandito na. At meron tayong amnesty sa real property tax or yung amilyar mejoras. And yes, diretsahan na po. 2 years po ang period within which to avail ng itong tax amnesty na real property tax amnesty. Iba po yung estate tax amnesty, mag-expire ngayong June 14, 2025 ha. Ito po real property tax sa amilyar. Okay, so ibig sabihin, yung mga delinquent na hindi nakapagbayad ng amilyar, maka-avail po nito, wala na pong penalties, wala na pong surcharges at wala na pong interest. So, okay po itong batas na ito. No? Thumbs up po tayo. Napakagandang batas nito. With respect para doon sa mga delinquent taxpayers ng real property tax or noong amilyar. Para sa kanila, the best and good news to. Para sa local government unit, the best and good news. Thumbs up ito. Dahil nga, makakalikom sila ng mga buwis para sa local use, no? Ng local government. Okay. Bago natin i-detalye kung paano mag-avail at ano yung mga proseso, pag-usapan muna natin itong real property tax o itong amilyar na ito. Ano ba ito? Real property tax o amilyar na ito. Now, it has been defined na a tax imposed by the local government units, LGU, on the ownership of real properties such as land, buildings, machinery, and other improvements not specifically exempted by law. Ibig sabihin, ito ay isang buwis na pinapataw ng local government unit, no, sa pagmamay-ari po ng mga ari-arian tulad ng lupa, gusali, makinarya at iba pang mga improvements na hindi naman exempted sa batas, no. Ito pong real property tax po, ito po ay klaseng ad valorem tax, okay? Latin term po 'yan na based on value, ad valorem, okay? Things to learn now. Meron kayong nalaman. Ad valorem tax po yan siya. Ang basehan kasi niya, ang value niya, no? At kaya nga, binavalue ito or ina-assess ng city or municipal assessor ng local government unit. Bakit naman, sir, na itong mga local government unit, pwede pala silang magpataw ng tax? Meron na tayong national tax. And yes, no? Meron po sila under Republic Act 7160 or yung Local Government Code. Empowered po sila, may karapatan, may power po sila na mag-enact po ng kanilang local taxation. Okay? So, that is allowed and that has been questioned pero no problem. Wala pong double taxation na nangyayari. Iba po yung national taxation ng BIR, iba rin po yung local taxation ng local government unit natin. Now, pag-uusapan natin kapag land, no? And buildings, no? Kung land, ito, lupa, buildings, may house, mayroong commercial area, condo, or even ito, factory. Because these are buildings, no? Building pa ito. So, they will be assessed. Babayaran yan. Now, dito po sa amin sa Davao City, pag color green, alam na po kaagad namin na tax deck po yan ng land. Pag color blue, tax deck po yan ng building. Okay? Mayroon pong assess value dyan. Mayroon ding fair market value na nakalagay dyan, no? At di-discuss ko later on another video topic, yung assessment level, kung paano lang nakuha yung fair market value plus the assessment level. Kasi importante rin po ito sa maraming bagay, katulad sa pagdetermine ng jurisdiction sa korte. Okay. Alright, so
Having said that, let us proceed. No? Dito muna tayo sa machinery. Eh. Pag-usapan natin, meron pa lang mga machinery, sir. Oh, yung mga makinarya. Yes, meron po sa makinarya po. No? Marami tayong klaseng makinarya. I will just have to discuss one by one. No? Like, for example, yung industrial machinery. Okay. Ito yung equipment na ginagamit sa sa manufacturing process, no? Yung sa assembly lines, production machines, at saka yung mga other industrial apparatus. Meron din tayong agricultural machinery, okay? Gamit po ito sa farming at agricultural purposes, no? Yung mga irrigation system, yung rice mill, yan, machinery yan, no? Yung husking, oh, meron yan. At meron din po tayo yung tinatawag nating other commercial machineries, no? Meron din po tayo yung tinatawag na construction machinery, etc., no? And power generation machinery. Marami pong different kinds of machinery. Subject po ito ng taxes din, real property. Pinapatawan po ito sila. Yung pagmamayari po ninyan, meron po yung real property tax. Although, nagde-depreciate po yan every year. Kasi nga, ang nangyayari is that habang ginagamit ito, nagaliit din ang value niya. Alright? Alam po natin yan, yung depreciation. Pero I want you to understand na pati machinery po, subject po yan sa real property tax. Dapat pong i-declare yan. Dapat po yan siya patawan ng amilyar or real property tax. Okay, so balik na po tayo sa amnesty. Sabi natin 2 years and wala ng penalties, interest, and surcharges. Now, ano ba yung hindi kasali sa amnesty? Baka kasi naman akala nyo lahat na mga delinquent na real property tax owners na hindi nakakapagbayad is kasama sa amnesty. Hindi po, no? That is a no, 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 no. Meron pong mga not excluded. No? Ano po yung mga hindi kasali or not included in the amnesty? Okay, number one. Ito pong delinquent real properties which have been disposed of at public auction to satisfy the real property tax delinquencies. Alala ninyo, kapag hindi kayo magbabayad yan, papadalang kayo ng first notice, second notice, and final notice by the city government na kapag hindi nyo ibenta, ibebenta ito sa public auction. Yeah, that is allowed under the local government code. Now, kapag ito po is nabenta, na-disposed na sa public auction para ipataw or igamitin po yung process noon dun sa real property tax delinquencies, hindi po yan included sa amnesty. So, dapat po, hindi nyo napabuti na makatanggap kayo ng mga notices ganyan at baka later on, mabenta ito sa public auction. No? Delikado po, baka hindi na kayo masama dito sa amnesty. Okay. Number two, real properties which with tax delinquencies which are being paid pursuant to compromise agreement. So, for example, meron po kayong tax delinquencies sa real property tax or amilyar. Ngayon, lumapit kayo dun sa city government. Nag-enter kayo ng agreement, sir, pwede ko bayaran ito ng tagi-tagi lang 1 million? Padahan-dahan lang po. O sige, gawa tayo ng compromise agreement. Sige, ha, basta make sure you have to pay this one. Ha? Okay, sir. Ito po yung mga interest. Ito yung surcharge. Sabi, bayaran mo ito, pero bigyan kita ng installment terms. Opo, payag po ako para lang na at least makahabol. Then suddenly pumasok itong batas na ito. Ay sir, sorry ha. Mag-a-apply po ako ng amnesty. Cancel na natin yun. Hindi po yan included sa amnesty. Because it has already been the subject of a compromise agreement. So yan po ang ibig sabihin nitong not included in the amnesty. Ha. Meron pang iba. Isa, yung hindi kasali, ito yung real properties na subject sa pending case sa korte. No? For real property tax delinquencies. Yes, option din po kasi ng ating batas or no, local government unit na kapag hindi ka pa nakapagbayad ng real property tax or amilyar, eh pwede pong mapailan po ng kaso. Eh pag na-subject po yan, may pending court case po yung property nyo because of this real property tax na hindi ka nakakabayad and therefore hindi po yan siya included sa amnesty. Okay, take note of that ha. Baka kasi alam natin. No? So, with that, suppose hindi ka napasok dito. So, you are allowed or you are entitled to a bail of the amnesty. Pwede po kayo, kasali po kayo, no? Hindi kayo napasok dito. So, ano po yung mga payment options po natin? Ito po, may payment options po. Hindi po pwede sa Paymaya. Okay, joke. So, payment options po is, meron po tayong one-time payment. Cash, bayaran nyo. One-time payment. Walang interest, penalties, and surcharges, nada. So,
kung kaya nyo, may pera kayo, then go for it, no? Para hindi naman sakit sa ulo. Or, pwede pa pong installment, no? Payable within 2 years. Imagine that. Meron kang 2 years within which to pay. Pero hanggang sa effectivity lang ng act. No, kung nag-apply ka, one year na lang may iwan sa'yo because it should be paid within the 2 years of the effectivity noong amnesty na binibigay po ng ating batas, no? And itong Republic Act 12001. Okay. I'm specifically referring to Section 30. Ito yung pinag-uusapan natin. Isang provision lang po yan siya sa batas, no? At marami po provisions doon. Pero ito lang po ang specifically na nagde-discuss, no? Na about this estate tax amnesty. Yung iba, paano yung valuation? Meron na daw tayong valuation na standard buong Pilipinas. Parang it's a kind of dapat parehas-parehas na ang pag-compute ng fair market value sa buong Pilipinas. But I'll discuss that and reserve that for another video lecture. Ito lang po muna tayo sa grant of amnesty on real property tax. Okay, basahin ko po ha. There is hereby granted a real property tax amnesty which shall cover penalties. So, wala daw sa penalties, surcharges, and interest from all unpaid real property taxes including special education fund, idle land tax, no, and other special levy taxes prior to the effectivity of this act, no. So ibig sabihin, before the effectivity of this act, yun po ang involved sa application amnesty na maka-avail ka, okay? Tapos ang sabi dito, provided that itong real property tax amnesty is hereby authorized and granted, can only be availed of within a period of 2 years after the effectivity of this act. So, kailan po ang effectivity ng act, ng batas na ito? Now, take note that sa batas po natin, no, it will take effect 15 days after publication in a newspaper of general circulation in the Philippines or the official gazette. Eh, wala pang balita kung kailan ni start pag-publish. Ang alam natin, June 13, 2024, nalagdaan ito. Hopefully, baka pagkakilubukasan, pinablish, bilang tayo ng 15 days. Doon po, no, magsisimula yung ating automatic availability. Even if wala pang implementing rules, you're entitled here. Because ang sabi ng batas, clear. After the effectivity of the act. Hindi naman sinabing after the effectivity of the rules and implementation rules and regulations. So, sinabi pagka effective na itong batas na ito. Okay? Sa loob ng 2 taon, no? Okay. So, that is, no? Real property tax amnesty. And take note that this is a national amnesty program by the national government, no? Ang nagpapatupad po nito, Republic Act 12001, ito pong Department of Finance, under niya ang Bureau of Local Government Finance, no? Ito pong Bureau of Local Government Finance, yun po ang natasan ng batas, no? Under the DOF, na sila po ang mag-spearhead or mamuno nitong tax amnesty na ito. Okay? Valid for 2 years, no penalties, surcharges, and interest. This is a national real property tax amnesty. Now, ay, ang tanong po, ano po yung mga existing amnesties na pinagbibigay ng local government units? Di ba? Meron man mga ganyan, no? Na they will give an amnesty on the real property tax or sa amilyar. Well, existing pa rin po yon. There is no problem with that. Hindi po sinasabi ng national tax, national law na ito, Republic Act 12001, na magiging void or walang effectivity yun. Okay lang yan. Hindi yun sila magkaroon ng ano, ng problem o hindi yun magbubunggo. Okay? So, yun po ang bigay natin na great news, okay? From the lecture room of Attorney Raymond Bato. Tagal na ito nalagdaan. I wanted to share it with you, but sabi ko, siguro hindi muna kasi wala pa yung batas. Ngayon ko pa lang nakuha yung batas eh. Ngayon ko lang na-extract, no, ang information about the law. And yes, no, marami pa tayo pong discussion on that. And one of the discussions that I will later on this real property tax amnesty sa Amilyar at Mihoras is ito pong discussion natin sa ano, sa ano bang epekto nito with respect sa property, real property tax sa Amilyar in general, na hindi lang po doon sa mag-benefit na delinquent taxpayers, no.
How about sa general public, no? Would it affect na tataas po ba 'yon? Ano ba ang pros and cons nito? Ano ba ang epekto nito sa hudikatura, sa judiciary? And ano po ang basihan ng batas para i-implement itong bagong panibagong pag-compute ng real property tax, no? How to determine the fair market value? Kasi alam po natin, sila po is magdedetermine ng fair market value. Then after the determination of the fair market value, doon po ang assess value kukunin. Eh ang reklamo kasi isang fair market value daw na binigay ng mga local government units, mababa. Whereas ang zonal value ng BIR nga mataas. In most cases, kapag ikumpara mo yung dalawa, whichever is higher, always higher sa zonal value. Seldom lang talaga yung nagiging high si market value si local government unit, no? And alam po natin na yun ang basihan ng capital gain tax, donors tax, and even yung estate tax natin. So, para siguro to be in harmony. But we will discuss that on another topic. So, I hope you learned a thing or two on this discussion natin. And I will see you again next time dito po sa ating lecture channel. Maraming salamat. Danke. Mabuhay kayong lahat. Tayo.